Pabor ang mayorya ng mga Pilipino sa isinusulong na economic charter change. Ito ay batay sa pinakahuling survey na inilabas ng Kamara. Determinado naman ang mababang kapulungan na pananatilihin ang momentum para maisakatuparan ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Si Melalas Moras sa sentro ng balita. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba sa charter change o panukalang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon? Sa ilalim nito, target na paluwagin ang mga patakaran patungkol sa foreign ownership ng ilang negosyo sa bansa para ibayo pang mapalago ang ekonomiya. Para sa akin, okay naman dito. Kung matarip po dito yung mga foreigner. Kasi po para mas madami po yung mga tao na siyempre may sila rin kasi po gusto rin nilang pumunta dito para magbigosyo. Siyempre po hindi po kasi yun nga po possibility na nag-agree po ako sa ibang tao na possibility po na masakop pa po yung bansa natin. And then possible po kasi na maibenta yung mga parte ng Pilipinas. Base sa pinakabagong survey ng data research firm na Tanghere na inilabas ng Kamara, mayorya o higit sa kalahati ng mga Pilipino ang pabor sa economic charter change. 14% ang strongly agree, habang 38% naman ang somewhat agree at nasa 23% naman ang mga tutol habang 25% ang undecided. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalaga ang datos na ito dahil nangangahulugan lang yan na kinikilala ng ating mga kababayan ang mga posibleng ibungang benepisyo ng pag-amyenda sa konstitusyon. Anya, determinado ang Kamara na mapanatili ang momentum na ito at handa silang makipagtulungan sa iba't ibang sangay para maisakatuparan ang economic cha-cha. Nitong nakaraang linggo, naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ang Resolution of Both Houses No. 7 na siyang magbibigay sa inaasam na pag-amyenda sa konstitusyon ng mga kongresista. Kaya't sa ngayon, hinihintay na lang ang Senado kung ipapasa rin nila ang counterpart measure nilang RBH6. Gate naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, dapat ay pakinggan ng mga senador ang pulso ng masa, kasunod na rin ng bagong Tanghere survey at ipasa na nila ang RBH6 sa lalong madaling panahon kapag nagbalik na ang sesyon ng Kongreso. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.